Sa isang pasilidad sa Negros, may 8 residenteng civet cat na karamihan ay mga dating alaga. Ang isa sa kanila, may sugat at napupudpud raw ang buntot. Sa huling assessment noong 2015, itinuturing silang least concern dahil sa dami pa ng kanilang bilang sa wild. Pero sa unti-unting pagsikat ng produksyon ng civet coffee, nuubos daw ang bilang nila sa gubat, lalo na sa Indonesia at Vietnam. Itong problema niya, it's got a chronic wound on its tail and the proud flesh siya, no? So what I plan to do is try to stitch up the free end para mabilis maghilom. Pagka sedated na siya, saka ko i-repair yung kanyang sugat. Ano? Atropine sulfate para hindi maglaway. So pag naglalaway sila, pwedeng pumasok yung saliva dun sa kanilang respiratory. At the same time, natutuyo yung salivary glands nila. Seed dispersers ang mga civet cat. Nakakatulong sila sa pagpapalago ng kagubatan. Ayun, nakita mo, may mga kagat-kagat siya sa area na yan. Tingin mo siya ang gumagawa nito o yung isa? Before, Doc, nag-away sila. Pagkatapos, parang siya nang nakita ko siya nang kumakagat sa tail niya. Instinct ng animal na dilaan parati yung buntot niya kasi sometimes their saliva has an enzyme which act as an antibacterial. Madali ang pag-opera, ang post-op ang mahirap. So ikaw yung magiging in charge sa pagpapagaling. So nakapasok na yung needle dyan, ibig sabihin yan yung joint area ng buntot niya. Yun. So we got the joint ready and it's time to cut. Na-decide namin na putulin yung 1 inch of it dahil hindi namin maisara yung buntot without cutting it. So natanggalan natin yung parting undesirable kasi hindi maghihil yan kahit anong gawin mo dahil yung skin niya nandito. Pag naglalakad pa siya, tumatama ito sa floor. Yan ang resulta ng pagduck ko ng tail niya. Ito yung tinanggal natin. It's a very muscular type of tail kasi nga prehensile. Ano? Ibig sabihin ng buntot ng civet cat is pag nasa mga branches sila, to create a balance, gumaganon sila. Makapit. Kung hindi agad magagamot ang buntot ng civet cat, matatagalan ang paggaling nito at posibleng patuloy na mapudpud. Ang challenge dito, sana hindi niya kagatin itong bandage niya. Sa ngayon, ilalayo muna siya sa ibang civet cat habang nagpapagaling para maiwasan ang impeksyon. Yung mga iba kasi pag sinabi mong palm civet or pag nakita yung hayop na yun, ay milo yan. It's important to know the local term because when we feature something like this, it's all always about teaching conservation rather than showing people na, ay, ipipet ko yan.